Susubuan ako ng apoy. Sa video na to, unang araw natin dito sa India. And we will start with a banger. Hindi natitigil yung mga tao kung nagsasalita ng malakas boses. Dito, sa kabisera ng lungsod ng India, ng Delhi, I have a mission to find some unique, local, and delicious Indian street food sa Connaught Place. Weird street food ang tigma ko sa buhay ko, kakaiba. From the legendary Chole Bhature shop. I like this spice. So your blood is full of Chole Bhature. No problem. No problem. I like it. Eating the famous Indian chaat. Hindi ko ina-expect yun. Hanggang sa pagkain ng extreme Indian street food na literal na umaapoy. There's a lot going on. Samahan niyo akong mabinyagan ng aking dila ng iba't ibang crazy Indian street food dito sa Delhi. Unang kagat ng India para sa inyo. Cheers! Ready ka na ba? Sura! Minsan ba sumagisipan nyo sa dinami-dami ng Indian street food na nakikita natin sa social media, ay alin ba talaga doon yung mga kinakain ng lokal? Ngayong araw, para sa aking warm-up sa India, bibisitahin natin ang one of the main financial, commercial, and business centers in New Delhi. Ito, ang Connaught Place, aka Rajiv Chowk. Pero teka, bakit papunta ako sa business district nila? Pero parang ang ingay at gulo ng Divisoria ang aking nararamdaman papunta doon. Lakaya. Adi na mayroong hayla. Parang kulang ang dalawang tenga ko dahil sa dami ng tunog ng busina na pumapasok dito. Traffic kong parang EDSA at mga lokal na naghahanap buhay ang natatanaw ko habang naandar ang aking tuktok. At pagdating sa destinasyon, mag-almusal muna tayo ng Chole Bhature ng Bogals. Ang Chole Bhature ay isang sikat na northern Indian dish consisting of chole or chickpeas with masala at bhature or deep-fried bread. At ang Bogals ay nagsiserve nito for 77 years na dito sa Delhi. This is such a legendary place. Kung makikita mo, papansin mo, nakapaloob siya sa parang residential area. Meron lang silang bubong. Ito yung pinaka-kitchen natin. Parang galing lang kung ano nakikita mo sa video sa Facebook. Heto, nakikita ko na ng personal. So may cooking section, may assembly section, at lalo dumadami pa yung tao. Pare, umorder na tayo. You always go here? Yeah, I come here very often, like once in a week. Once in a week, I come here for because it's spicy. I like it spicy. So your blood is full of Chole Bhature. No problem. I like it. Thank you, brother. Yeah, because I'm Indian. For Chole Bhature is no problem. This is local Delhi food. This is the one of the oldest local Delhi food. Amazing. Yeah. Thank you, brother. Thank you so much. No problem. Shukriya. Eat like this. Very hot. Thank you, my friend. Chole Bhature. Okay, unang pagkain dito sa Delhi, India, Chole Bhature. Pare, nasa roughly 59 pesos lang to. Look at this, ito yung ating, ito parang pinaka-dipping sauce. So may chickpeas siya, may onions, masala, spices, at di ko alam kung ano pa. Ito yung ating fried bread. Look at this. Ang lambot. Actually, it's airy and floppy at the same time. Pakita ko sa inyo. Nice. At sobrang lambot niya. Actually, gusto kong tikman lang siya as is. Nasa ganun lang siya. Nasa nung normal na tinapay, pero malutong. May konting chewiness. So, ang gagawin mo, ganito yan. So, kukuha ka ng ating bread. Then you can mix it with the chickpeas. Parang may nakita ko rin na parang meatball na hindi ko masabi. And then, kuha tayo dito may onions. Nice, look at this. So, kuha na maraming onions dito. Look at this bite. May parang meatball tayo dito. Ito yung onion natin. Unang kagat ng India para sa inyo. Cheers! Ang sarap. Yung chickpeas natin, as in, sobrang spice na siya. At spicy din siya. And then you have the huge slices of onions. Parang meatball. Actually, parang siyang
ang dating para siyang mashed potato, parang ganyan texture niya. Hindi yata siya karne. To be honest, medyo oily din siya. Alam mo yung pakaramdam nito, parang minamasahe yung dila ko. At habang minamasahe ako sa gitna, bigla ko sasapakin ni Manny Pacquiao. Kumbaga sa una parang rene-relax ka ng flavors, bigla ko sasapakin ng anghang. This is a fascinating, savory food para simulan ng ating araw. Isa pa. This is an amazing area, para tong Makati actually. Sobrang daming mga empleyadong kumakain ng lunch, they're having a break, at yung pangtawid gutom nila, Indian street food. Ang galing lang din kasi parang Pilipino silang din eh. Literal kada kanto may mga parang maliit na sari-sari store, may mga street food, literal nakaupo lang sila sa kalsada. Anyway pare, maghanap pa tayo. Next up, Alu Chaat. It's an addictive savory snack made from fried potatoes tossed with chutneys and masala. At dito sa Papu Chaat Bandar ay ang pinakabatikan sa pagbebenta nito sa Delhi. Papu! Papu Chaat Bandar! You're so Papu! Legendary Papu! Okay, okay. So you've been doing this business like for 50 years? 50 years? 50 years. Same father, recipe? Father and brother. Okay, nice. Amazing. Thank you. 40. Shukriya. Ito si Sir Papu, siya mismo, 50 years na sila dito. Same stall, pinaka mga parokyano nila yung mga empleyado around this area. And iisa lang din yung pinakaputahin nilang binibenta, yun yung chaat. Raju? Spicy, khatta mila. Little. Medium masala dal diyo. Okay, medium chutney dal diyo. Gear dal, medium chutney gear. Medium chutney dal bata. Kotha medium chutney. Masala. Lemon. Okay. Thank you, my friend. Thank you. Okay, so this is the time to make him ng chat. So, cute lang. Para siyang mga maliliit na potato balls or potato squares. And then punong-puno ng sauces yan. Sige, tikman natin. Cheers. Hindi ko yun na-expect yun. Ang sarap. Scrumptious. Delicious. Amazing. Actually, unong malalasahan mo is yung pagkaalat niya. It's a little bit salty. In terms of potato, crunchy-crunchy pa siya. Then I can taste the hint of lemon, the sweet chutney, yung iba't ibang spices. But this is just like a perfect munchies. Parang ito yung kakainin ko kunyari nasa bus ako at medyo traffic. Matatawag ko to na Indian French fries. Ang sarap, malinamnam siya. Ang galing lang na nagawa nila. Parang yung patatas eh, binihisan mo at pinasuot mo ng Rolex. Pinasuot mo ng Louis Vuitton. Parang ganun, in-elevate niya yung patatas. It's really street style. Sa kanto lang din talaga. And, sir, delicious. Delicious. Thank you so much. Shukriya. Pops, ibang klase yun. Proceed tayo sa next food trip. Matutusin, itong Connaught Place ay parang tip of the iceberg ng Delhi. Pasyalan at madaming high-end na pamilihan. Pero alam ko sa sarili ko, hindi pa ito yung tunay na Delhi. So ngayon, Pops, nakasayaw sa tuktok. Yung tuktok nila dito may Uber, so suggestion ko mag-Uber na lang kayo dahil mas accurate yung price, di kayo papatungan. Anyway, itong area na to is yung Connaught Place. Isa sa isa sa parang medyo high-end at pasyalan ng mga tao dito. So makikita mo dito yung iba't ibang like western restaurant or western businesses. Pero nakapaligid din dito yung iba't ibang mga opisina. Kaya naman kaliwat kanan is sobrang daming street food kang makikita. At actually, to be honest, ito pa yung area na medyo malinis. For our next food trip, ang sikat na Depol's Coffee. At bukod sa kape, ay nagbebenta rin sila dito ng Nepalese steam dumplings na tinatawag na momos. Pops, ito na yung ating Depol. Actually, wala namang balak kumain ng mainstream pero parang childhood food ata ito ng mga Indians lalo na dito sa Delhi. Ito yung hazelnut iced coffee nila. Tikman natin. Oh, wow.
Wow. Masarap siya. Though, hindi ko malasahan yung hazelnut flavor, pero in terms of parang siyang normal na iced coffee, it's not like more on hazelnut, parang uminom ng iced mocha. Pero ito, yung ating superstar ting momos. Cheers, pare. Nothing like siomai. Though steamed siya, yung medyo wrapper niya medyo gummy ng konti. Yung karne masarap din. Maraming sibuyas, and then yung hint ng chili nandun. And then yung karne, parang siyang minash na slices ng chicken. Oh, tatanong mo, masarap? Masarap siya. Hindi ko ni-expect na may ganitong klaseng pagkain pala yung mga Indians. Tanghalian na, at unti-unti mo na nakikita yung mga naka-long sleeves sa locals na kumakain sa Jain Chawalwale. Ito isang food joint in Delhi where the crowd increases by hour from the moment it opens. Ang bestseller ay ang Rajma Chawal na isang vegetarian dish consisting of kidney beans in a thick gravy with spices. I mean, don't expect anything. This is not a fancy restaurant. As in, mga lokal yung kumakain, nakatayo lang at sobrang busy. Kada minuto ay nadadagdagan yung tao at umorder na tayo dahil baka maunahan tayo. Kaya nyo ito. Okay, so naka-pesto tayo ngayon dito. Actually, makikishare ka lang dahil medyo maliit ng pesto nila at dapat medyo makapal mukha mo dahil tabi-tabi kayo. Ito yung ating Rajma Chawal. So, pakita ko sa inyo. So, you can see, ito yung unang bubungad sa'yo. Is yung malalaking gayad ng sibuyas. May pampadam siya ay parang yung crackers nila. And then, you have the saucy thick gravy na nakabalot dun sa kidney beans natin. And then sa ilalim, nandun yung parang itsura niya basmati rice, pero feel ko hindi. Sige, kuha tayo isa. Cheers, pare. Nagpo-progress yung anghang. So, una parang wala. Alam mo yung pork and beans sa lata? Ganon-ganon yung lasa niya. Mas spicy lang. Then parang may masala. It's kind of salty also na hindi ko maintindihan. And yung sauce niya, hindi ko maintindihan. It's like a salty, savory, thick na pork and beans. Pero wala tong pork. Vegetarian to. Pampadam. Nagdadagdas ng extra crunch. Actually, sabi ko sobrang sikat daw ng dish na to dito. Pero para sa akin, to be honest, hindi siya gano'ng extravagant. Pinakamaganda dito. Para lang kayo magtotropa. Ano? Parang anim kami sa isang maliit na circular lamesa. Bukod sa tuktok, pwede ka sumakay na rickshaw or basically, Indian pedicab to roam around Connaught Place. Alam mo, isa ko lang napapansin dito sa India, the people are so friendly. As in, paano ba explain? Alam mo, kahit di nila ako kilala, kahit walang camera, pag di ako nagbabalaga, may ilig silang makitingin, tapos ano, ngingiti ang kanila. So I mean, nung nabasa ko na friendly yung mga Indians, ngayon, na-experience ko talaga, totoong friendly yung mga Indians. Tsaka, magagaling rin sila mag-English. Kahit yung mga nagtitinda, marunong mag-English, you can communicate. Sabi nga ng iba eh, kung saan maraming tao, eh doon masarap kumain. At napansin ko ngayon dito sa Chaurasia Fast Food na isang small snack house na punong-puno ng mga empleyadong naka-lunch break. Okay pare, meron tayo yung chole samosa. So, samosa, yun yung parang empanada nila. So, meron tong patatas, tapos iba't ibang spices. And yung chole, yun yung parang curly or gravy-like food nila dito. And then, nilagyan ng mint chutney, may nakita ko sibuyas din. Sige, kuha tayo ng isang masarap na kagat. Aji, sir, bolo. Yes, ma'am. Marami, ang wild dito. Bona tumaraw na pekot. Yun yung gusto ko sa India ngayon. Ibang klase, hindi natitigil yung busina, hindi natitigil yung mga tao nagsasalita ng malakas boses. Anyway, tikman natin to. Super spicy niya. And then yung onions andun, yung mint chutney, dasong lasa mo. Samosa, you have the crunch, and then parang may mashed potato sa loob. All of the spices in this one small plate. Feel ko, yung Indian spices ay dumadaloy na sa nervous system ko ngayon. I mean, Pops, ibang klase lang sila maglagay ng sibuyas dito. Akala mo yung sibuyas dito, eh parang kasukal. Sobrang abundant, eh sobrang generous nila. Kaya kung makikita mo ngayon, ganyan yung vibes dito. Anyway, pare, that's a nice food. Punta na tayo sa hinihintay ninyo. Kakain na tayo ng apoy. Pero, this is recalled paan. It consists of a mixture of spices, fruits, and sugar wrapped inside a betel leaf. Pinapaniwalaan na ito daw isang natural freshener at may magandang health benefit. Pero in the modern times, ay naibento ang fire paan at sinisindihan ito ng apoy bago isubo ng Indiano sa bibig mo. Fruit paan, fruit. Leaf? Fruit. It's okay?
Smile. Smile. Kuya. Ayos ba? Sige na yun. Isa kawain din. Basta ठीक है. Leo lata de. Pare, susubuan ako ng apoy. There's a lot going on. Sobrang complex, unexplainable. Ang daming ganap, parang may people's rally sa bibig ko ng flavors. Kaya lang, lumibat ang ingay doon. You have the pait galing doon sa betel leaf. And then all of the spices, yung cardamom, yung betel powder. Parang siyang may menthol aroma na parang siyang candy na dinurog-durog. But it's extremely sweet, extremely minty. Tapos parang yung dragon na imbis ibuga ko yung apoy, isunubo ko yung apoy. Talo ko ba yung mga kumakain ng apoy sa Boracay? That's a weird dessert. A weird street food at tikma ko sa buhay ko, kakaiba. Literally, my mouth is on fire. Unang impresyon ng India, magulo, maingay, makulay, at masaya. Pero alam ko na appetizer pa lang to dahil madami pa akong nakaabang na food adventures na kailangan kong harapin sa mga susunod na araw dito sa Delhi. Sa video na to, look at this giant jacuzzi! Adal ko sa apat na unique, extraordinary. Yummy? Hindi siya yummy para sa akin. At hardcore ng mga street food spots dito sa Delhi, India. That's like 100% sugar zero. Mula sa buwis-buhay na Chole Bature. Ito mo to. Parang artificial na hagdan lang. Trending Indian pasta. Oh, shit. Monster jacuzzi of Indian red curry. Wow. At panghimagas, napapatay ka sa tamis. Isang bolang ganito, tataas na yung blood sugar mo. Samahan nyo kung matutunan ang iba't ibang Indian street food. Ang sarap lang din ng samosa kasi nagdadagdag extra crunch. Mga kakaibang kultura. Malalaman mo na sa India ka pag may mga baka sa kalsada. Samahan nyo rin ako makisalamuha sa mga tao rito. Ready ka na ba? To rock! Isipin mo, nasa 32 million na tao dito sa Delhi. Kaya naman masikip, maingay, madumi, at talamak ang kahirapan dito. Mas nagkaroon ako ng ideya sa lahat ng to, sumakayaw ng motor. Ang magandang araw, nandito pa rin sa Delhi, India. Gigil na gigil lahat ng busina dito. Hindi ko alam kung naririnig yun. Medyo overwhelming sa kahit laking Maynila o laking Quiapo, Divisoria. Iba ang level ng India. Anyway pare, see you sa unang food trip. Tapos muntikan masagasaan kanina, ay nandito na tayo sa destinasyon, ang Carolbag. Ito isang neighborhood sa Central Delhi at madaming markets ang nakapalibot dito. So nandito tayo sa isang malaking market. Actually, sobrang gulo. Nakakabaliw, namin nagbibenta ng shades, ng sapatos, bag, lahat pwede makita mo na dito. At ang daming mag-aalok sa'yo, ang daming kakausap sa'yo, ang daming ringingiti sa'yo. Pero ang hanap natin dito ay street food. Punta tayo sa legendary 60 years na nagbebenta ng Chole Bature. Kung meron ako na-discover dito sa Delhi, ay kung gaano ka-addict ang mga Indiano sa Chole Bature na natikman na natin sa isang episode. Pero, ang kish na Chole Bature ay 60 years na na nagbebenta nito. Medyo nabigla ako sa mga susunod na nangyari. Ah, okay, okay. Chalyan? So, Pops. Pinapapasok nila ako. Dito ginagawa yung bature or yung tinapay. So, kita mo to. Parang artificial na hagdan lang. And this is insane. Medyo oily nga siya. Hello. Namaste. Ayan. Actually, ito na yung unang batch. So, ginagawa. Binabato siya. Hindi.
Ito pinakamahirap kung paano bumaba. At di ko alam nung ginagawa ko ngayon sa India. Shukriya. Okay, narito na yung ating Chole Bature. Nakatikim na rin ako nito, pero ito legendary din to. 60 years na sila, so nakita natin yung paggawa ng bread o ng bature hanggang sa pagkuha o paggawa ng chole. So makikita mo, para siyang chickpeas gravy. So tikman natin muna. Wow, ang sarap. It's spicy, salty, savory, at sobrang anghang niya. It's like a thick, spicy Indian gravy. Okay, so bidalawa ko katabing Indians dito. Ikatabi yung poste. Kumain na tayo ng Chole Bature. So, ang gagawin mo, kuha ka lang this like crispy and fluffy. Ayan, and then, didip mo siya sa ating chole. Ang sarap talaga. Sobrang fan talaga ng Indian food and isang karangalan na makapunta dito at makakain na authentic na Chole Bature. Itong Bature talaga is a perfect, airy, crispy, fluffy na bread. Bagay na bagay doon sa chole natin. Lumipat ako ng pwesto. Pansin ko lang din, mga kumakain dito, para itong burger eh. Pagkatapos ubusin, alis na agad, may bagong tatayo. Gawin ko, kuha pa isa. Kuha tayo isa. Kuha ko ng puno sibuyas dito. And then, kuha tayo ng ating chole. Para itong Jano Gibson Ogi Alcacid sa SOP. Ang kasikatan nila. Ang sarap ng tandem. Next, ang trending, antipasta. Isang modernized Indian street food na pinagsamang pasta at Indian spices na patok sa kabataan. Okay, so ngayon, mahaba ang pila. Mostly mga estudyante yung kumakain dito dahil malapit yun sa train station. So, marami rin mga commuter. So, actually, hindi naman to sobrang lokal na Indian street food. Pero nagva-viral to sa social media nila. Ito yung pangalan is antipasta. So, first time ko makakain ng pasta, pero punong-puno ng Indian spices. Anyway, pare, tingnan natin yung masarap. Kaliwat kanan, mostly mga estudyante yung kumakain nito. At na, hi brother! Hi! Say hi! Hi! Is it delicious? Yeah. Delicious? So, kinakain din nila to. Ewan ko, so gawin natin. Sige, lagay ko dito. Mahirap mag-vlog mag-isa. So, ito katabi ko basurahan. Pero okay lang dahil no choice ako. So, tikim tayo isa. At meron siyang kasamang hindi durable na plastic. Sige, cheers! Wow! Oh, shit! Yummy? Hindi siya yummy para sa atin. How to describe? It's extremely spicy, na medyo tangy, super salty. Ah! Lasa ba siyang pasta? Alam mo, parang ganito eh. Pasta noodles, binunghusan mo na maraming curry tsaka spices. I mean, siguro, hindi lang siya pabor sa palate. Kung hindi ko sinasabing hindi masarap, pero hindi siya masarap para sa akin. Pero nalalasahan ko rin parang creamy yogurt doon na may konting asim. Wild, pare. This is wild. Naririnig nyo ba yun? Sobrang normal dito yun. Kada segundo may busina. Ha! Walang binat pag EDSA dito. Mahirap tumawid. Alam mo, Paps, malalaman mo na sa India ka
pag may mga baka sa kalsada, normal yung baka dito. Kasi alam ko, sacred yung cow dito. So bawal nila kainin, hindi nila kinakain to. Sa relihiyong Hinduism, cow represents Mother Earth dahil ito ay source of goodness and its milk nourishes all creatures. Kaya naman malaking respeto ng mga Indians dito. Nakakatuwa. Si Kuya, pinapakain niya. Akala mo mga aso lang na ano, askal. Hindi to video effect at ganyan talaga kalaki ang lutuan ng kakainin natin. Heto, ang Chicken Chan Kenshi na ipinangalan kay Emperor Genghis Khan bilang tribute. At makikita sa kainan na to ang maladyak kusing kumukulo na malaking Chicken Chan Kenshi. Hoy pare, sobrang init kayon. Feel ko, katabi ko yung araw. Look at this giant jacuzzi ng Chicken Chan Kenshi. So para sa chicken curry. So makikita mo isa high fire na kumukulo ng chicken na punong-puno ng red sauce or spices. Actually, yung amoy niya parang amoy butter na manghang. Pops, umorder na tayo. Okay, Pops, ito yun ni Chicken Chan Kenshi o Chan Kenshi. Hindi ko alam kung paano i-pronounce. Para siyang butter chicken or para siyang chicken curry. Pero pagkakaiba nito sa Mongolia pala talaga siya nagsimula. Anyway, this looks nice. Look at this plate. Ang gusto kong gawin, tumikim muna ng sauce. Wow. That's a hard knockout spicy. Sa lalamuno ko. Pero ang sarap. Sobrang mag-garlic siya. Then I can taste some like tomato paste. Tapos sobrang oily niya, Diyos ko. So gawin ko may freshly baked kamiri roti tayo dito. And then, kuha ko ng sibuyas dito na pinataka natin ng lemon. Tapos kuha tayo ng chicken natin. Ayan, so drumstick yung nakuha ko. Wawak init. Sobrang init niya. Buti na lang, yung roti, yung magsasalba ng init natin. Okay, this is a nice bite. I think this is the best na nakain ko so far sa India. Yung chicken natin, sobrang lambot. It's parang may smoky flavor na rin siya. And then all of the spices, nanonood siya. And this bread, and this roti. Ngayon nakita ng roti na sobrang kapal. Para siyang na-unbread. Yung texture nito, parang pan-fried pizza. And then yung sauce nitong Chan Kenshi, di ko maintindihan may konting tanginess siya. Yung parang may konting spike sa ano mo, sa dila mo. But this is an amazing Indian food. Ang sarap. Mahapon na at bumalik na ako ng Paharganj para sa huling food trip natin. This is a 63-year-old legendary food stall. Nagsiserve ng samosa at julep gamon. Ito ang Bangke Bihari Samosa Wale. At winelka mismo ako ng 4th generation owner nito. Bollywood actor! No? Bollywood! No, yan. Okay, and then one. Okay. Yummy. Gulab? Jamun. It is made from, it's like from bread products. Okay, so it's like a dessert. Yeah, dessert. Sweet. Good. And this one is samosa. Samosa. Yeah, we serve with the chanas and chutneys. Okay, chutneys. Okay. Yeah. Potato. Shukriya. Namaste. Yummy. Good. Yummy. Yummy. Yes. Okay, nandito na sa next food trip natin. Meron itong samosa na nakalimutan ko pangalan. Basta samosa siya. So parang siya yung empanada na may potato sa loob. And then meron siyang chutney. Tsaka parang curry paste or curry sauce. Sige, medyo mainit sa kuha tayo. Tikim tayo. Cheers, pare.
Curry curry flavor niya. As in, parang yung Japanese curry, ganun. You have the chickpeas, and then medyo like, that's the texture niya, parang siyang gravy na medyo sticky na ma-starch. Ang sarap lang din ng samosa kasi nagdadagdag extra crunch. Tapos yung patatas, parang mashed potato na. Isa ko pa nung lalasan na hindi ko maintindihan. Parang medyo matamis siya. Ang sarap ah. So ito yung isang dessert natin, gulab jamun. Parang siyang donut, bilog na donut, parang siyang munchkin. And then may sweet glaze siya. Sige, cheers! Wow! That's like 100% sugar syrup. Sobrang oily niya. Sobrang tamis. Parang isang bolang ganito, tataas na yung blood sugar mo. Bawal to sa diabetic, pare. In terms of texture, parang talaga siyang donut na binasa. Sobrang hydrated na. Parang melt in your mouth and sobrang oily, sweet. Parang binuhusan siya ng glaze ng Krispy Kreme. Thank you. How many years is your restaurant? How many 63 years? 63 years. So yeah. This is like four generations from your father, grandfather. Grandfather, father. Say hi to the Philippines. Hi. Hello, sir. Hello. Thank you. Thank you. Yummy. 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 Pare. Bro, kitna. Kitna. Nothing. Nothing? Yes, you are in India. Thank you. Shukriya. Shukriya. See you. Ayaw pagbayarin, pare. Such a nice people. Ibang klase. I mean, yung samosa sobrang sarap. Pero yung jollof gamon, medyo overly sweet siya sa akin. Pero, masarap siya at may hilig sa matamis. Yung vibes ngayon medyo dumidilim na. Para ako na sa pelikula isang Bollywood. Look at this. Yung kulay. Alam mo yung kulay, parang naka-filter eh. Pero really, dad to, Pops. Parang itong medyo sepia. Parang galing yung kulay niya. Hello? Namaste? Namaste? Amazing. Namaste? 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 Namaste. Good evening, Pops. Ngayong araw, nandito tayo sa Power Gunch Delhi, India. Pare, gagawin natin 1,000 pesos street food challenge. Maghahanap tayo ng mura. Wow! Kakaiba, momos at katabi ko ang basurahan. At exciting na Indian street food dito sa Delhi. Mas malambot pa sa unan ko sa gabi. This is a bustling, noisy, busy city. Pero pare, sobrang daming mura at masasarap na pagkain. Para akong artista dito sa India, samahan niyo ako kung saan naabot ang 1,000 pesos natin. Kusa pa? Kapitintay natin. Tura! Isang magandang hapon dito sa Delhi, India. Nandito tayo sa Pahar Ganj area. This is a small, actually small, malaking neighborhood siya na sobrang busy, sobrang ingay, ang daming tao, well populated. At maghaharap tayo ng mga iba't ibang street food na pwede nating mahanap at tignan natin sa naabot ang 1,000 pesos natin. Maghanap na tayo ng unang pagkain natin dito sa Delhi. Okay, unang food trip natin, meron tayo itong chili potato. O basically, chili fries. So, french fries siya na parang may food coloring na pula. And then nilalagyan ng iba't ibang spices, masala, chili sauce, gulay. Okay, so naka-squat ako ngayon. Meron tayo ditong, so ito na yung ating chili fries. Actually, visually ah, appetizing siya. Hindi lang appetizing yung pagkaluto niya, yung way yung pagkaluto niya, pero kanina nakakatawa. Tinikman niya, di ba iba tinitikim amoy o tikim gamit. Ito, dinilaan niya yung pan niya. Sige, Pops, tikim tayo sa cheers. Wow, ang sarap. Ang sarap yun. It's a salty and spicy french fries.
hindi na siya malutong, medyo na-drench na siya ng sosog. Medyo soggy na siya, pero hindi nagbabago. Ang sarap nun, hindi ko alam kung may ketchup ba yun. Yung onions nandun, yung bell pepper nandun. Oh, sarap. Nice. Pare, hanap pa tayo next food trip. Delhi, kailangan natin mag-chai masala. Amazing street food. Pakita mo, parang binabato-bato niya lang may ingredients, yung sugar, yung spices, binabato-bato niya lang. Ito yung mga Indian street food na napapanood natin sa Facebook. Anyway, ito na yun, tikman natin. Ooh, wow. I can taste the cardamom. It's milky sweet. Piping hot. Ang sarap. Kahit mainit siya, at mainit ang panahon dito, eh parang mare-refresh ka pa rin. Pare, paborito niyo lahat, honey, puri, or golgape. Golgape! Ito medyo malinis pa to. Cheers! Explosion of flavor sa bibig mo. That's insane. I mean, there's a sweet like tamarind syrup, and then may asim din siya, medyo spicy din siya, may menthol flavor din siya, and you have the crunchy na golgape. One more? Pabinili ko. So, 5 peraso binili ko. Set siya. Isa pa. I mean, pani puri, one of the best Indian street food. Ang liit niya lang. Pero ang laki ng pasabog yun sa bibig mo. Parang bastos pakinggan yun. Pero pwede na rin. Anyway, hanap pa tayo next food trip. Steven. Steven. Hello, bhai. Kiska? Akin bhai. Hello, bhai. Sobrang daming tao dito kaya na-curious ako. Nagbebenta sila ng momo. Yun yung parang dim sum nila or somai. Pero pagkakaiba, meron silang fried momo. Ang momo is Nepalese street food. Kita mo naman, para tong sa Pilipinas na pinag-feature ng mga TikTokers at nag-trending at humaba ang pila. Ganun yung vibes dito. CHUI show. Sobrang gulo ngayon dito. Pinagtitinginan nila ako para akong artista dito sa India. At ito na ating fried momos. At katabi ko ang basurahan. Ibang lahat, so kuha tayo. Walang fork, walang spoon fork dito, kamay-kamay lang. So i-dip mo siya. Hindi ko alam kung parang yogurt ba to or what, in a chili. Cheers! Maaari mo, Skandar. Wow! Ang sarap. Parang kumakain ng gyoza. Kasi it's super meaty and then full of spices. May chili powder sa taas. Yung sauce natin, parang siyang mayonnaise. Mayonnaise and chili sauce. And then sa labas, it's a thick, deep-fried outer layer. Oh, this is amazing. Thank you. Okay, pare, meron tayo iba't ibang desserts. Meron tayo ditong Jollibee or para siyang donut. Pero ito is paneer, means may cheese siya. So, tikman natin. Cheers! Wow! Extremely super duper sweet.
Pag iniwan mo to sa isang lugar, panigurado lang gamin. Compare sa ibang Jollibee tikman ko, ito medyo mild pa. Mild siya, pero super tamis. Ang gulo, no? Anyway, in terms of texture, parang siyang cake eh. In terms of texture, parang siyang donut. And then, punong-puno ng sugar syrup yung loob at labas at oil din siya. So meron tayong dito tinatawag na chokha. So para siyang patty na medyo, hindi ko minashe, minashe na relish. Tapos may potato tsaka tomato din ata to. And then may iba't ibang sauces na hindi ko maintindihan eh. So gagawin ko, kukunin ko tong parang patty na to na medyo buttery din siya. And then lagyan natin nung like the sauce na hindi ko maintindihan. Cheers! Mmm! No, this is nice. Para siyang vegetarian patty. Medyo mushy sa loob. Yung sibuyas nandun yung chili, yung green chutney or yung mint chutney. Ah, okay. And then, punong-puno rin ng garlic. Sobrang complex yung flavor niya. Pero, masarap siya. Ito na yung ating Hyderabadi biryani, chicken biryani. This looks nice. Punong-puno ng sibuyas at pagmamahal. Gusto ko muna tikman yung kanin natin. Cheers! Amazing! Nice! Ang sarap! Simple lang. Ito medyo mas spicy siya. Yung onions din nasaan ko. Hindi yung kanin, ang lambot. Mas malambot pa sa unan ko sa gabi. Ito yung ating chicken drumstick. Tikman natin. Cheers! Ang lambot. Ang sarap. Noot na noot. Yung lahat ng spices ng India. Mas malambot pa ito kaysa sa katawan ng tita mo na sumasayaw sa Zumba. So ito may green chili tayo dito. Meron tayo dito red chili. Kumuha ng manok, sibuyas at kanin sa isang kagat. Parang sasarap ng biryani nila. Parang di ko na naririnig yung mga busina. Nakapokus lang sa pagkain. Ang sarap. Pare, dito nagtatapos ang ating 1,000 pesos street food challenge dito sa Delhi, India. It's crazy hot. Pero ang tanong, magkano ginastos natin? 310 rupees or nasa 210 pesos lang. Ang mumura, as in mas mura yung mga pagkain dito sa Indonesia, Pilipinas, Thailand, Vietnam. Ang mumura ng pagkain at pinakamaganda dito ay very creative. Anyway, maraming salamat sa panonood. Sana tamo kayo doon. Ako si Pops Chewy dito sa India, nagsasabing stay safe, good night, goodbye. Bang! Sa video na to, luluwa insane, massive. Hindi siya ganun ma-spice, no? In a full day of eating Indian street food in the historical Old Delhi, I have a mission to find some local breakfast. I mean, nag-gets ko bakit okay na kain ito yung breakfast. Unique desserts. Punong-puno ito ng sweet sugar syrup. Delicious snacks. Very street style. And some heavyweight lunch. So freaking good. Eating not one, not five, kundi 15 Old Delhi street food. This is a paradise para sa ilong ng tao. Ihanda ang tiyan, ingat sa unggoy. Pero kung sa Manila, Zubao, ni sa India. Pagtiis sa sikip. Wild pare! At samahan niyo ako to dive in on a cultural roller coaster trip of street food. Ready ka na ba? Tara!
Delhi is the heart of India. Pero basically, divided ito sa New Delhi, which is the modern city, and Old Delhi, the historic part of the metropolis. Old Delhi has at least 1,000-year-old history since the Mughal Empire. Kaya naman di mapagkakaila, ang struktura at itsura ng lugar ay parang makaluma pa rin. Pero mamaya ng history at proceed tayo ng unang breakfast na puro desserts. Ang Sham Desserts sa isang bakery na nagbibenta ng iba't ibang Indian desserts and snacks. Not oil. It's time for our first food. So gusto ko tikman muna tong Desi Bedmi. So look at this. Para siyang bature. Pero ito gawa siya sa wheat. Makikita mo parang may mga granules pa siya. Sige, kuha tayo dito. I'll just go with chickpeas. Mas chewy siya sa bature. Para kang kumakain ng cereal. Ganun yung lasa niya. Though yung texture niya, ganun din. Crispy, fluffy, and chewier. So kung subukan tong curry na potato naman. Yung patatas natin, sobrang mushy na siya. May parang pagka-creamy texture na siya. And sauce manghang, full of spices. Nice. Punta na tayo sa halwa na gori. So, ito, may palaman din siya sa loob. Nice. Mukha siyang tart actually. Ididip mo doon sa parang sweet paste. Parang na-divergenize yung bibig ko sa bagong flavor. Alam mo no, parang siyang ma-ginger. It's more on the flavor of saffron na may konting bango at tamis. Tapos itong puff bread, may konting lutong siya. Actually, this is a nice Indian sweet savory dessert. Parang isang painting na makulay ang Old Delhi at sasabayan mo pa ng ingay ng mga busina na hindi natatapos. Mga lokal na tagaktak ang pawis dahil sa paghahanap buhay. In short, bawal ang tama dito sa India. Mataas ang poverty rate ng bansang to. Kaya karamihan ng tahanan ay walang kusina. Kaya naman very vital ang mga street food na nagbebenta sa kalsada. Widely available ang street food dito sa India. Hindi lang dahil kailangan kumita na nagbebenta, kundi dahil maraming nakasalalay dito na nagugutom. So ngayon nandito kami sa parang isang maliit na eskinita dito sa Delhi. So actually medyo may karumihan din yung buong area na to. Ang liliit ng kanto, ang liliit ng space, pero nagagawa pa rin nila magtrabaho. Iba talaga yung grit at hard work dito sa India. Next stop, kakain tayo ng Chole Kulche. At itong kainan na to ay legendary na. Talking about Desh Kulche, being close to him, being bottle on skin. Hey, pata to eh. Ayun. Egg pani or chili? Zero. Para sa isang magandang pampagana ng umaga, meron tayo dito hindi to kape, hindi to tsaa. Meron tayo dito chickpea soup. So makikita mo, mukha siyang konsome ng birya. So, wild pare. Ang wild ng busina. Anyway, in terms of flavor, nangingibabaw yung bango ng coriander and then the chickpea stock. Para siyang hindi siya maalat eh. And then may konting anghang din. Okay, so ito yung ating main food. Ito yung Chole Kulche. So hindi siya chickpeas. Munggo lang siya. Para siyang, kasing liit lang yan ang munggo. So may coriander yan, tapos may mga spices din. And then meron tayo itong bread na parang mukha siyang taco. Cheers! Yung piece niya, para siyang mayroong konting meaty flavor eh. Though medyo mossy siya. And then the spice nandun, yung coriander nagpapatulong. And then parang may sibuyas din. Kuha ko nitong parang pita nila. And then lagyan ko ng konting chole. It's not the best that I've tasted so far. But I mean, nag-gets ko bakit ito kinakain tuwing breakfast. Kasi manghang, mainit, at mas spice. Kung sa Maynila, mga ibon ang nakatambay sa kable ng kuryente, dito naman ay mga unggoy. Isang rason kaya nandito sila sa syudad ay dahil sa tuluyang destruction ng kanilang mga tahanan. Ay, ang daming unggoy. Pero kung sa Manila, Zubaon, sa India. Ang daming unggoy yan. Oh, naglalakad lang. Oh. So dapat to, be careful kasi nangi-snatch daw ng cellphone yan. Tsaka ng mga gamit mo. Ayan. Ang laki.
Ang laki. Lara ka mga. Mayroon itong globed jamon. So, para siyang oblong cylindrical donut. Punong-puno ito ng sweet sugar syrup. Okay. Kung makikita mo na very drenched siya sa sweet syrup. Sige, cheers. Wow. Oh my gosh. It's like caramel Krispy Kreme syrup na nilagay mo sa very small donut. Iba talaga dito kung nakatayo ka lang dahil maraming mga nagtatrabaho, maraming mga naglalakad tulad nito. Pero respectful naman sila. This will like brighten up your day and will start your day dahil punong-puno na sugar to, pare. Yung kinuloy. So, Pops, meron tayo dito isang maliit na dessert shop dito. So, pangalan nito is River. Bro, River? Yeah. It's made... Giver. Kuha tayo. Mukha siyang cake eh. So, cheers. Oh, wow. Ang tamis din talaga. Iba talaga yung sweetness dito. Mas sweet pa to kay John Lapus. In terms of cake, parang siyang carrot cake yung texture niya. And then you have the milk. Then in fairness, yung honey nga, lasang-lasa. Meron siyang konting pistachio sa taas. So, may extra flavor and extra texture. Okay, nandito na kami sa bandang Muslim area nila. Yung malapit sa Hamamasid, makikita mo sa likod. The fourth largest na mosque sa buong mundo. And it's getting wilder, busier, noisier. Ibang klase ambience dito. Malaking parte ang Muslim community dito sa Old Delhi. Kaya naman, makikitang sarit-saring halal na kainan. Katulad ng susunod na street food, ang nihari na isang Indian meat stew at paya na isang goat feet curry. At ang karim, ang best na nag-serve nito since 1913. Pops, this is a royalty food. Kinakain ito ng makataas-taas ang tao ng Mughal Empire dito sa India, specifically sa Agra. So, ito yung ating, nakalimutan ko ito, Chismari Roti ata tawag nila. So, gagawin ko, tikman ko muna itong kanilang faya. Parang fire. So, ito is goat feet or goat trotters to be exact. Gagawin ko, gusto kong kunin yung trotters. Grabe, look at that. Alam mo, sabi ni Rab, yung nakikita mong oil dyan, eh hindi daw oil yan. Yan daw eh parang collagen or bone marrow na natunaw na sa sobrang tagal na pinakulo nung goat na to. Sige, tikman natin. Cheers! Like a runny, spicy, savory soup na medyo manghang, medyo ma-herb, and then yung goat trotters natin, sobrang taba na parang butter na tumutunaw sa bibig mo. It's roti na crispy and fluffy at the same time. Perfect tandem sila. So, kuha ko nito. Ito yung naku-curious ako. Ito yung ni Harry. Itsura niya, kala mo kalderete, no? So, kuha ko dito. Wow, ang lambot tong karne. Effortless, pare. Ang lambot. Oh, God. Dip ko ng konti pa. So freaking good. Yung corne, parang may sariling buhay na. Naghihiwa-hiwalay sila. Ang lambot. It's so succulent and fatty at the same time. And the spice, more on like curry lang talaga. Spicy curry siya. And pinatakan ko rin ng lemon yan, so medyo may citrus flavor. Oh, this is amazing. Alam mo, na sobrang sarap, iisa pa ako. This is food for kings, food for royalty. Susunod na food trip ay iba't ibang dessert sa snacks na naman, katulad ng Chole Bature, Pakora, at ang napakatamis na Jollibee. Some similar to bring the crock pump or paste. We'll keep it in for some time and then sub it.
Okay, next natin meron yung Chole Bature. Lagi po na nakakain anyway, kasama sa trip ko to. Pero look at this Bature, this fluffy fried thin and airy na bread ng India. So kuha ka konti. And then ito yung chole natin. So may cottage cheese siya, yung chickpeas, tapos iba't ibang masala and sauces. So lagay ako dyan. It's a thick, savory, gravy-like texture. The spicy, at sobrang cheese rin niya dahil sa cottage cheese. Okay, may isa pa tayong potahe dito. Mukha siyang bread na may feeling sa loob, ang init niya sobra. May cottage cheese sa loob. Hindi tapos, parang may chutney dito o red sauce. Kumain natin, cheers! Exciting and extreme flavor sa bibig ko. Yung cottage cheese natin, parang may spices siya kasama yung kulay green or chutney ba yan. And then labas, parang kumakain ko na ng pie. It's kind of chewy. And then yung sauce natin, sa sweet tamarind flavor siya. Okay, ito yung linuluto kanina. Ito yung Indian pretzel, Indian sweet glazed pretzel. Yung tinawag na Jollibee. Hindi Jollibee ah, Jollibee. Para siyang art craft. Ang ganda ng magkakagawa. Cheers pare! Ramdam na ramdam ko yung blood sugar ko tumataas ngayon. Pero it's crispy, oily, kind of buttery din. And then, once you take a bite, there's popping juices or sweet syrup sa bibig mo. Ang Old Delhi ay may equate mo na parang divisorya sa Pinas. One of the oldest wholesale market sa mundo. Kaya naman bawat lingon mo ay marami nagmamadali na lokal na nagtatrabaho. Okay, so tuloy-tuloy pa rin tong Old Delhi Street Food Tour. Andito kami sa Chandni Chowk area, isa sa pinaka-busy at pinaka-sikat na area ng Old Delhi. So marami street food, very pumped, very busy, as in ang ingay. Ang daming ganap, ang daming makikita ang mga nagtatrabaho at kumakain na street food. Anyway, sige, horse marks na ako. Tirik na ang araw and I think masarap uminom ng ice cold lassi or yogurt drink. So ito na yun Pop, sakto, sobrang init ngayon. Wow, ang lamig niya. Para siyang shake actually. And then may nakikita akong sliced almond sa taas. And then pistachio flavor to. Sige, tikman natin, cheers. Sobrang asim. Ano ba to? Matutuwa si Audrey nito. Indian Yao Yao. Basically yogurt lang siya. Yeah, I can taste a little hint of pistachio. Pare, nandito tayo ngayon sa Spice Market. Literally, ang bango. Sobrang natutuwa yung ilong ko ngayon dahil ang dami niyang naaamoy na first time niya maamoy. Not in a bad way, but in a good way. So, lahat ng spices na nandito, may mga cinnamon sticks, may coriander, cardamom, garlic, lahat nandito na. As in, this is a paradise para sa ilong ng tao. Anyway, medyo siksikan din. Proceed tayo sa next food trip natin. Siguro ang pagkain na ma-associate ng karamihan sa India ay ang biryani, a mixed spice rice dish na originated from the Muslims of Asia, at ang Maud Tafik ay famous para dito. Okay Pops, bawal kang umalis ng India kung hindi ka kakain ng authentic Indian biryani. Look at this vibrant orange color, buffalo meat to. Para medyo iba naman, may chicken din sila pero buffalo pinili ko. So nagpapakuloy daw niya, food coloring tsaka saffron. So gawin ko, gusto ko munang kumain ng kanin lang muna. Okay. So, hindi siya ganun ma-spice no? I mean, medyo maalat lang siya. Pero in terms of spice, hindi gaano. Mas marami pa akong natikman na masarap sa Metro Manila. Kuha yung buffalo nila. Cheers! Super, ultra, tender. Ang lambot nun. Okay. Doon sa buffalo,
nanot yung flavor ng masala, yung iba yung mga spices. Hindi gaano malakas yung spices dito. Pero itong biryani stall na pinunta namin, legendary na daw to. Like, over 20 years na ata. Hindi ko alam kung nagiging Indiano na ba ako, tumataas yung standard ko sa spice ng biryani. Pero kung tatanungin mo ako, masarap, kulang lang sa spice. Jagay mo na ito kasama, may utarin mo yung biryani at sa biryani. Okay. Tapos na tayong kumain ng biryani. At yung biryani nila, medyo mild siya. Compare sa Pilipinas, marami pa akong natikman na mas ma-spice o mas manghang. Ang sabi ni Sir, eh kaya daw ganun. Ang traditional na biryani daw talaga, lalo sa Delhi, eh, hindi mas strong yung spice. Kung gusto mo ng mga stronger spice, sa ibang probinsya katulad ng Hyderabad, parang ganun. So ngayon, papakyat kami ng parang isang old building na makikita namin yung view ng Old Delhi. Itong area na to, itanaw namin yung spice market or public market dito sa Old Delhi. And iba talaga India. Alam mo, ang dami ko na napuntang bansa, lugar sa Pilipinas, pero that's a unique and exclusive experience na ewan ko napapakita ko sa camera ngayon, pero iba yung pakaramdam. Sana nararamdaman nyo rin. Sana nakikita nyo yung kulay. Sana nararamdaman nyo yung ingay. Dahil ibang-iba yung India sa realidad kaysa sa napapanood natin sa social media, sa videos, sa pelikula. India is amazingly, chaotically insane in a good way. At para tuldukan ang ating napakahabang food journey sa Maiksi na oras, ay tatapusin natin with chai masala. Parang ito yung kape nila. Makikita mo ang mga trabahador na nagpapahinga at umiinom nito. Isipin mo, ang black tea, nilagyan ng gatas, asukal, at iba't ibang spices. Okay, pare, gustong-gusto ko itong tikman. Ito yung version nila ng cha dito. Ito yung chai tea. Very street style, very homey sa isang maliit eskinita na maraming mga trabahador na nakatingin sa akin ngayon. Ang bango. Wow, it's the first time drink na parang uminom ko ng bulaklak. Alam mo yung nectar ng bulaklak, parang ganun. And then it's milky, creamy, may konting pait flavor din, pero it's more on the spices na nakalagay. Okay, so yung pinakamabangong nalalasahan ko, yung cardamom na spice pala yun, and then Pops, buffalo milk yung gamit nila. What an experience na umupo sa kanto ng Delhi, makihalubilyo sa mga lokal, at uminom ng masarap na chai dito sa India. Alam mo, hindi pa nga dito makapaniwala nandito sa India. Hindi nga pagkain ang nangibabawas experience ko dito, kundi the visuals, the colors, the hustle, the noise, and most especially, the people. Ito yung experience na kahit Lolo Chewy na ako, ay hindi ako magsasawang ikwento sa magiging apo ko o kahit kanino man. To be honest, ang India ay hindi para sa lahat. Bawal sa maselan, bawal sa may inipin, at higit sa lahat, bawal sa maarte. Whoa! Pare, surreal dito sa India! Sa video na to, maghanda dahil gagawin natin ng isang mega halal meat street food tour sa Old Delhi dito sa India. And then nandito yung ating iba't ibang chicken kebab. We will eat some legendary halal street food of Indian Muslims. From a 73-year-old flaming hot Sikh kebab. Pare, di ko alam ginagawa ko ngayon. Insane royalty butter chicken. Ididip mo ulit doon sa extra butter sauce. Ultra famous halal biryani na kapag gumagamit ka daw ng kutsara o tinidor sa biryani mo, eh bad manners daw yun. Ang laging dinudumog na buffalo ni Hari. Alam mo, totoo siya, pwede siyang i-consider as pares eh. At sa huli, kakain tayo sa iconic Haji Fried Chicken. 95 years old pero nagtatrabaho pa rin, nagtatrabaho pa rin, naghihiwa. Be ready for some meat, some noise,
And for some amazing halal street food, this will be an ultimate non-veg India street food at night. Ready ka na ba? Tara! Pops, nandito tayo sa Old Delhi, India, dito sa legendary Jama Mosque. Gagawin natin isang ultimate halal street food tour. I mean, I'm a huge fan of halal food. At dito mismo sa Old Delhi, sobrang daming legendary street food spot na syempre halal. So Pops, gawin natin, akyat muna tayo. Tignan natin tong magandang mosqueng to. Tara! Hinduism is a major religion dito sa India at almost 80% of the huge population. Pero sa pangalawa nito ay ang relihiyon ng Islam with about 14% of the population. At dito sa Old Delhi ay matatagpuan ang Jama Masjid. So sobrang tagal na to at isa to sa pinakamalaki lalo na kapag Ramadan. Dito lahat nagdadasal ng mga kapatid dating Muslim doon. This is insane. This is crazy, wonderful, and beautiful, pare. Look at that. Ang historical mosque na ito ay itinayo noong 1650s during the Mughal Empire sa pamumuno ng famous Mughal Emperor na si Shah Jahan. At tuwing may special na okasyon ng mga kapatid nating Muslim dito, lalo na kapag Ramadan, ay hindi na mahulugan ng karayomang mosque ito. At halos 25,000 na katao ang kasya dito to offer the prayers. Pero kung tutusin, akala ko magulo na ibang area na napunta ko sa Delhi, pero may mas lalala pa pala dito sa Muslim town. Mga tuktok na siksikan, mga businang hindi magkamayaw sa pag-iingay, mga taong nagmamadali na tila tumatagaktak ang mga pawis. Kaya naman, kailangan magdoble ingat. Ano oras na ba? Mag-aalas 6 na pero may araw pa. Pero naaamoy ko yung bango ng spices, yung usok ng kebab. Ang mga pagkain matatanong mo dito ay halos puro karne. 81% of Indians limit their consumption of meat dahil sa religion nila na Hinduism. Kaya naman marami talagang vegetarian street food option sa bansang to. Kaya itong Muslim town ay tinawag din na non-veg area dahil kaliwat kanan ay punong-puno ng karne. At speaking of karne, punta tayo sa 72-year-old kebab shop na pangalan is Abdul Ghani Qureshi na nagbebenta ng iba't ibang Sikh kebab. Ito isang uri ng meat barbecue na hinaluan ng Indian spices formed into cylinders on metal skewers and flame grilled. So look at this, pare, parang may concert. Pero ang ginagawa nila, inag-iihaw sila ng iba't ibang kebab. So may chicken, buffalo, tsaka goat. Pops, this is amazing. Legendary na to. So, what will I do, bro? So, working. Okay, I will. Pare, di ko alam ginagawa ko ngayon para akong mahihain dito. Then, can I do like 3? Whoa! Pare, surreal dito sa India. Ito na yung ating Sikh kebab. This is as in mas legend pa to sa legendary. This is like 100-year-old century recipe. At ito na yun. So, gagawin natin. So, meron tayo dito, papansin mo, sobrang nipis. A thin kind of roti. At tawag niya, handkerchief roti daw. So, gagawin ko, ang galing nga, no? Parang tissue nga lang. Sige, kukuha ako. So, ito, Pops. Ito yung chicken muna. Gusto natin tikman. So, kukuha ako nito. Wow, that's kinda juicy and hot pa. Wow, look at that. So, this is butter, right? Not oil. Cheers, pare. Sobrang lambot. Adapt ko nito. Para na siyang butter na tumutunaw sa bibig ko. And then, the hint of the cilantro, yung butter nandun. As in, sobrang, paano ba explain? Parang yung mga fat niya, natunaw na. Tapos sobrang smoky din niya. Hindi, parang may nalasan ng turmeric, hindi, parang curry flavor, but that chicken kebab is insane. This is the mutton. Actually, I want na try. Wala nung bread. Gusto ko lang siya tikman as is. Look at that. Ibang atake.
yung mutton. Wow. This is saltier. So much flavor in it compared to the chicken. Basically, same spices lang siya pero parang mas malinamnam yung kambing. Kunin itong hunker chief roti nila. And then, kumuha ulit nung kebab. Lagyan ng konting sibuyas. Anyway, tikman natin to. Yung texture nung pinaka-roti nila, parang crepe. Sobrang nipis lang. Oh my God! What's this? Another food! Nagbibigyan ako ng pagkain dito sa India. So, toothpick daw. Kuha ka ng onions. And then, kuha ng chicken tikka. Look at that! Mmm! Super fatty. And succulent. Nice! I mean, it's like one of the best meat na natikman ko so far. It's smoky. Then parang like, there's a yogurt cream na nagpapadagdag ng lasa. And then yung cilantro nandun. Then yung onions niya, nagdagdag na extra sweetness. Alam mo kung tatanungin ko na mayaman mong tatay, after mo graduate, kung kotse ba o bahay, ang sagutin mo, etong tika na to. Mas sulit to, pare. Yung pinabayad niya lang sa akin, yung isang mutton kebab, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Amazing. Shout out to the Philippines. Say hi, Philippines. Hi, Philippines. Thank you. What best kebab in Delhi? Best kebab. Tumidilim na, pero mas lalong umiingay at mas sumisikip ang mga daanan. And then yung tao, ang shoulder to shoulder kayo, magkakatamaan kayo. This is really crowded. Talo pa nito ata yung ano, EDSA people power sa sobrang sikip ng tao. Para sa next halal meat food trip natin ay ang ever famous Aslam Butter Chicken. Hindi to basta-basta butter chicken dahil maaakit ka talaga sa amoy ng chicken tandoor. Tapos lalagyan niya ng pure butter with spices. Kaya naman puntahan talaga to ng mga turista at lalo na ng mga lokal. Kita mo dito, kebab na naman. Pops, ibang klase lang. Yung amoy ng butter, as in, dumederejo sa nostrils ko. Sana pag may allergic rhinitis ako, yan yung naaamoy ko. Feel ko gagaling ako agad. At yung damit ko yung panigurado, amoy usok na. So ito yung butter. Makikita mo, isang bloke ng butter na may plastic pa. Yun yung ligay at yun yung gagawing sauce. And then nandito yung ating iba't ibang chicken kebab sa gitna ng maingay na syudad ng Delhi. Okay, Pop. Simulan natin. Meron ito yung shami kebab. Para siyang burger patty. So, gawin natin. Kuha ta. Ooh, okay. Parang malutong siya. Sige, so gawa ito sa chicken meat. Tapos may iba't ibang spices. Wow, jam-pack ng spices yun. The ginger, cumin seeds, coriander seeds, turmeric. Ha, para sila nagsasayawan sa dila ko. And then yung karne, ha, how do you describe it? Para siyang mashed yung chicken, na nagiging texture niya is parang floss, parang ganun. It is also yung green chilies, and then yung labas niya. Medyo may crunch siya kasi breadcrumbs pala yun. So ito yung highlight, ito yung bestseller dito, the butter chicken. Look at that. Look at the natural oil coming from that butter. And then, parang naging cream na yung itsura niya. Kuha tayo ng butter chicken dito. Ilagay natin sa gitna ng bread. Ikuha ka ng konting piraso ng handkerchief bread. And then, kuha ka ng konting slices dun sa ating butter chicken. Gagawin mo, ididip mo ulit dun sa extra butter sauce. Cheers! Mmm, bihira. Parang ngayon lang naka-inom ng ganong ka-rich, ka-creamy na butter syrup. May konting hint ng parang cheese flavor, hindi ko masabi. And then the chicken, malambot, smoky, juicy pa. This is amazing. Itong handkerchief roti na parang na-drench na rin ng butter. Nice pa rin. Nagigets ko, bakit pinipilahan to? Bakit sobrang daming tao ngayon? Aba! Hindi makukumpleto ang halal food tour na to kung walang Indian biryani. At ang Al Yamin, ang pinaka-busy na biryani shop na makikita mo sa Muslim area ng Delhi. Grilled chickens, kebab, at chicken changensi ang ilan sa mga matitikman mo pa dito.
Okay, pare, nandito tayo sa isang sikat na biryani restaurant. Actually, sobrang wild ngayon. Medyo nagkakagulo. This is very yummy. It's very yummy. It's very yummy. Okay, Pops, dumating na yung ating chicken biryani at chicken changgenzi. This is jam-packed na restaurant, as in people come and go after kumain, labas, and then may papasok ulit. So pare, look at this, a huge chunk of changgenzi. This is nice. Actually, visually pa lang mukhang masarap na. And sabi niya, ang bango. Kung isprayan mo ko nito, panigurado lalayo kayo dahil sobrang maspesya. Pero I mean, if a foodie like me, eh mababanguhan ako. Ah, that's nice. Ito rin. Ah, pwedeng gawin mo eh. Amuin mo lang to, kumuha ka ng toyo, merong meal ka na. Na kapag gumagamit ka daw ng kutsara o tinidor sa biryani mo eh, bad manners daw yun. So, we will use our hands. I wanna taste the biryani first. So, kuha ko dito. So, may dalawa ka, may grilled option ka. And then, ito yung parang steamed chicken. Kuhin ko, wanna try the grilled chicken first. Cheers! Bang ilang manok ko na to, pero hindi pa rin nagsusawa. Ito medyo manghang siya. It's tangy, spicy, just a curry-like flavor. And then may konting crunch na galing dun sa pagka-grill sa kanya. Kuha ko nung changgenzi, ito yung parang chicken curry nila. Wow, it's hot! Nakakuha na ako. Then kuha tayo ng biryani dito sa gilid. Then, let's scoop it in. Cheers, pare. Mmm, one of the best biryani. Nating mo ko sa India so far. That's extremely fragrant. Yung kanin natin, fluffy, soft. Parang natutunan sa bibig mo. And then yung changgenzi, parang siyang may strong curry flavor. Na medyo pang, yung kalo kung may kamatis ba siya. Medyo peppery din siya. All of the spices, nandun sa sauces, na nanood doon sa mismong manok. Kung di pa ako busog, kumigurado na ubos ko na to. Sobrang lokal talaga. Yung kalsada nakikita mo, yung mga tao nagkukwentuhan, magkakabarkada, pamilya, at kumakain ng biryani dito sa Delhi, India. Nakarami na ako ng biryani kahit sa Pilipinas. Pero feel ko, nung kinain ko to, kaka-divergenize pa lang sa akin ng biryani. One of the best biryani in the whole Delhi, India. Thank you so much. Sabi nila kung saan daw may pila, eh doon daw makakahanap ng masasarap na street food. At yun nga yung nakita ko sa Shabrati ni Harry Shop. Tila parang may performance ang mga nagbebenta dito. At pahabaan ng pasensya ang mga customers para lang makakain ng ni Harry. Ang ni Harry ay isang Indian meat stew na ini-slow cook with Indian masala. Pwedeng baka, kambing, or buffalo ang karne dito. Mungin ni talawa dyan, dili. Wow! Medyo nakakabali yung action dito. So nihari is a kind of meat stew, either beef or buffalo. And then dito ay nakapila lang din sila. And then kanya-kanyang order, usually take out, then pwede mag-dine-in. Pero this is a humble, small eatery sa gitna ng parang neighborhood, parang barangay. At yeah, umorder na tayo. Okay, ito na yung ating ni Harry. This is the like buffalo stew. Yeah, spicy buffalo stew. Pwede mo rin siyang i-compare sa curry. Pero this is kamiri roti or a yeast roti. Mas makapal siya compare sa roti. Para siyang pizza yung texture niya. Kuha ako dito ng buffalo. Wow, ang lambot. Uhulong agad. Kung makikita nyo lang, sobrang lambot. And then, kuha tayo ng all of that oil, that sauce. Actually, yung oil nito, hindi siya oil. It's more on the fatty na nag-melt na doon sa pinaka-buffalo. Sige, cheers! Nararamdaman ko yung collagen or yung mga tabang natunaw sa bibig ko. Parang may organic lip balm ako. It's incredibly flavorful.
spicy, all of that masala. Parang siyang gravy, a curry gravy na ma-oil. And then yung karne, sobrang-sobrang lambot. Tapos yung roti natin, parang ng pizza yung texture niya. Medyo chewy siya, crispy and flaky. Alam mo, totoo siya, pwede siyang i-consider as pares eh. Lasang-lasa ko yung taba. As in, sobra. Panigurado, sa puntong to eh natulo ng laway ninyo habang pinapanood yung video na to. Pero hindi pa natatapos at kailangan natin puntahan ang legendary at iconic na Haji Fried Chicken. Si Mr. Haji Muhammad Hassan ay ang old man na nakikita nyo nagluto pa rin kahit 95 years old na. Their fried chicken is fried into perfection with their secret marinade and masala. What's Haji? Haji. Okay, nababaliw na ako sa init dito pero hindi ako magpapatalo. Meron ditong huge jacuzzi of legendary HFC or tinatawag na Haji Fried Chicken ng India. Parang ito yung version nila ng KFC. Look at this huge pot. Mr. Haji Muhammad Hussein, 95 years old pero nagtatrabaho pa rin na ganito. Siya pa rin naghihiwa. Sobrang init. Di ko ma-explain kung nararamdaman nyo yung init sa camera parang sa impyerno. Umorder na tayo. Okay, Pops, ito na yung Haji Fried Chicken or tinatawag din nilang parang KFC or Indian Fried Chicken. So, patakan natin ng lemon. I'll get, di ko alam kung anong piece to, pero bahala na. Wow, sobrang init. Alam mo yung tsura niya, punong-puno ng parang turmeric at iba't ibang masala. Woo! Yun na ate, pinakamatapang na fried chicken na naamoy ko. Mmm! Where have you been all my life? That's just explosion of flavors and spices and juiciness and deep fried goodness sa bibig ko. Grabe, actually, meron siyang different attack ng saltiness. And then, hindi ko lang may turmeric ba yun, may cumin powder ba yun. Panigurado, maraming pepper. And then, yung hint ng lemon nagbibigay ng extra citrus flavor at asim. Ito na ating pinaka-flavorful na fried chicken ng tikman ko. Yeah, somehow, crispy pa rin siya. Parang yung pinaka-batter niya is yung lahat ng Indian spices. Pare, so ginagawa niya, kita mo, lalagyan niya ng maraming butter yun na. Ayan na, yun yung gusto niyo. Kinakamay-kamay niya na, Paps. Ayan na. Yan, tinuturog niya gamit ang kanyang fresh, clean hands. At tapos na. Sukre, bro. O, diba? Yun yung gusto niyo. Sa video na to, kakain tayo ng Indian street food na kinamay, kinamay, at kinamay sa loob ng 24 oras. Maghanda dahil hahanapin natin ang mga insan natin na nagme-mekos-mekos ng Indian street food. Ewan ko nakikita nyo, pero may buhok akong nakain. Handa ka na ba? Tara! Wow. Okay, pare, isang magandang araw sa inyo. Heto ng pinaka-inihintay nyong episode. Kakain tayo ng iba't ibang kinamay street food for a full day or 24 hours dito sa India. Isa lang rule ko, kailangan yung pagkain e tinamaan nung bare hands. Bawal naka-gloves, dapat dumapo sa mismong balat ng kamay niya o kamay yung ginagamit para lutuin yung street food na yon. Pero bakit nga ba kinakamay ang ilang street food dito? Ayon sa isang lokal na nakuusap ko rito, aware daw ang gobyerno at mga citizens ng India na nagba-viral sa buong mundo ang mga street food nila dahil may pagka-unhygienic sa paggawa nito. Isang rason daw sa pagkamay ng street food dito ay napakasimple lang dahil nakasanayan. Kung tutusin, may point nga naman dahil sa unang panahon, wala pa naman talaga mga kubertos. Dahil may pagkaluma pa rin ang pamumuhay dito sa India, na-practice pa rin ito at sanay ng mga lokal. Okay guys, insan ko na yan. Sobra na magaling lahat ng gamit niya na items sa panluto, panggawa ng bahay, yan na yung Qatar. Pero in all fairness, meron na rin daw mandatory hygiene protocols na ipinapatupad sa buong India. Pero syempre, sa laki ng populasyon nila, malamang marami pa rin ang hindi makakasunod. Anyway pare, kumanap tayo ng unang kinamay street food dito sa India. Unang kinamay street food ay ang churchurnaan na isang northern Indian flatbread na binake sa tandoor. Nilagyan ng butter at dinurog-durog gamit ang kamay ni Kuya.
Yan pare, so ginagawa niya, makita mo, lalagyan niya ng maraming butter yun naan. Ayan na, yun yung gusto nyo. Kinakamay-kamay niya na paps, ayan na. Yan, dinudurog niya gamit ang kanyang fresh, clean hands. At tapos na, sukreya bro. O, di ba? Yun yung gusto nyo. Okay, ito na yung unang kinamay street food natin dito sa India. So, ito yung naan or bread na krinas niya gamit ang kanyang buttery, oily na kamay. At gusto ko munang tikman muna to. Okay, dinurog-durog siya, mainit-init siya. Ah, it's tasty. Sobrang buttery, oily. May lutong. Medyo chewy siya ng konti. Kukuha ka ng naan bread. And then, pwede mong ilagay sa kahit anong sauce. May yogurt dito, may masala dito, may yogurt, may dal. May mint chutney tayo dito. So, gawin natin. O, diba? Oh, yeah! Welcome to India, pare. So, what's the name of your YouTube channel? Curry flavor, yung chickpeas na doon, all of the spices. Actually, Paps, medyo malinis pa to. Tingnan natin kung makakahanap pa tayo ng mga gusto nyo, yung medyo mas marurumi ngayong araw. Okay, next panigurado. Gustong gusto niyo to, pani puri na kinakamay. So ginagawa niya, binubutasan niya yung puri gamit ang kanyang hinlalaki. And then lalagyan niya na nung parang mashed potato ba yun. Then inidip niya na doon sa jar na punong-puno ng sauces or chutney. Anyway, heto na yun, umorder tayo. Hey bro, one. So bibigyan ka na maliit na ganito. Ayan, so kumuha na siya. Ayan, bubutasan niya na gamit ang kanyang hinlalaki. Okay, so binuhusan na at yun na yun. Heto na, ang bilis. Hindi ko alam paano gagawin ito, damlay ako ang camera, pero sige, susubo ko na lang. Ibang klase talaga. Yung explosion sa bibig mo. There's a mentor flavor, a spicy flavor, and then yung patatas nandun, and then itong mint chutney. Actually, sanay ako na medyo matamis, pero ito hindi gaano. Alam mo minsan, mind over matter. Enjoyin mo na yung pagkain. Huwag mo na lang isipin na galing lahat yun sa kamay niya. Ano yun, yung pinanghawak niya ng panipuri, yun din yung pinanghawak niya ng pera. Super hygienic! Pero para we have to respect the culture, normal dito to. Anyway, hanap pa tayo next kinamay street food. Next, sa Old Delhi, ay may tinatawag ng parate walegali, kung saan may isang hilera ng tindahan na nagbebenta ng parata at umorder ako ng peri-peri flavor. Normal naman na kinakamay talaga ang dough, pero nagulat ako nung pati ingredients ay kinamay din. Pagkatapos minekes-mekes ng mga sangkap ng parata, eh tinapon nito, tsaka prinito. Okay, ito na, yung ating peri-peri parata. Ibang klase, di ba? Kita mo, pasadong-pasado yun, kinakamay kahit hindi yung bread. I mean, it's very common na yung pizza or yung dough, eh, kinakamay talaga siya, minamasa siya gamit kamay, pero ang hindi normal, eh, yung pinangahalo niya dun sa iba't ibang ingredients nito, is kamay din. Pero, yun yung punto ng video na to. Kaya, tikman muna natin tong parata na walang sauces. May iba-iba tayo ditong parang sauce, parang may masala, may parang sweet chutney. Cheers! Pero ito muna tayo. Crispy outside, full of flavors inside. Yung chilies, yung paneer, or yung cheese. Alam ko anong tatry ko. Hindi ko alam, saging ba to? Cheers! Ewan ko nakikita nyo, pero may buhok akong nakain. Hindi ko alam kung kaninong buhok yon, pero masarap pa rin. Okay, one. Okay, meron tayo ditong Indian dirty ice cream. Hindi ko alam yung mga ice cream molds niya. Eh may mga kalawang na. At yung pinaka ice cream shop niya, eh punong-puno rin ng kalawang. Kinamay niya ba
Actually, medyo dahil tumama yung kamay niya doon sa mold at tumama yung kamay niya sa mismong ice cream cone. Hindi ko alam kung nakita niyo yun, pero sige. Tingnan natin, maraming pamilya ang kumakain ng ice cream dito. Pinagtitingin na nila ako. Cheers! Okay, nice. It's like a pure milk. Mukha siyang melon pero parang vanilla yung lasa niya. Pero nakita niyo, small bite lang ginawa ko dahil medyo delikado, dahil panigurado, tap water yung gamit nila. Anyway, good luck sa tiyan ko talaga mamaya. Proceed tayo sa next food trip. Pwede ka. Pwede. Yawalan ko dito na dito, kidar. Okay, next. Meron tayo ditong nakitang tindahan ng kulcha. So basically, para siyang naan bread din. Tapos sa ilalim ay may mga fried potato na naka-cube size. And then, tinatopping siya sa parang chickpea masala. Ang tanong, kinakamay niya ba? Yup, yung pinaka-bread, ginagawa niya lang parang tissue. Kinakamay-kamay niya lang. So, pasado to sa ating kinamay standard. So, ito na yung pinaka-street food natin. So, patakan natin ng lemon. Cute nung lemon nila. Parang crossbreed ng calamansi tsaka lemon. Parang dipping sauce natin. So, may chickpeas dyan, sibuyas. Hindi ko alam kung carrots ba yan. Tapos yung malalaking patatas. Gagawin mo, eh, kukuha. Wow, lambot. Sobrang lambot niya. Kukuha nun tong parang bread nila. And then, siguro eh, lagyan natin ng chickpeas tsaka potato. Let's have a bite. This is different. Di ko alam kung parang may itlog siya or what. Sibuyas dito sa India, parang asin sa Pilipinas. Lahat ng putahe meron. Oh, nice. Okay ba? I mean, not the best street food tipang ko. Pwede na. Okay pare, to tell you my honest opinion, pasensya na basang-basa ako dahil sobrang pawis na pawis ang init dito. To tell you my honest opinion about Indian street food. Ha! Meron ako usap na lokal. Tinanong ko siya, bakit nga ba kinakamay yung karamihan ng Indian street food? Una sa lahat, eh nakasanayan. Dahil way back dati pa, nung hindi pa uso siyempre yung mga kutsara, tinidor, knives, etc. Eh kamay talaga ginagamit. Pangalawa, mas mabilis. Kung gagamitin mo kamay mo, mas mabilis lahat. And then pangatlo, may nabasa ako dati na sabi nila, mas ramdam mo daw yung pagkain. Parang linalagay nila yung puso nila sa pagkain gamit yung kamay. Pero kung tatanungin nyo ako, kadiri ba? Ha? Medyo. I mean to be honest, marami ako nakain klase street food. Daga, exotic food. Pero may konting madidiri ka pa rin. Pero it's mind over matter kasi nakikita mo yung mga lokal eh kinakain at nag-enjoy sila na parang normal. Wala silang pake kung kinakamay ba o hindi. Sabi nga sa legendary 80s film na Karate Kid ay wax on, wax off. At dito sa India, eh pinapatuloy pa rin yan katulad ng isang Indian street food na to. And Pops, magdadapit hapon na dito sa India at meron ako nakita ditong interesting pare. Yung parang tasty bread or pandesal, eh inilalagay siya parang mainit na griddle at pinipress niya at parang siyang si Danielson ng Karate Kid, wax on, wax off. Tapos lalagyan ng parang potato patty o di ko masabi, nilalagyan ng chutney, ng red sauce at naging parang burger siya. Anyway, tikman na natin. May green chili dito or chutney, and then ito yung red chutney. Hindi ko lang paano kainin to. Ayun na Pops, so ito na yung ating kinamay na street style burger dito sa India. May green chutney, may red chutney, yung parang potato patty, at yung kinamay na tinapay. Kinamay burger, cheers! Pasang masala patty. Punong-puno ng spices sa loob. Very mushy, parang mashed potato na siya. And then yung labas may konting lutong. And then the sweet red chili sauce. And then yung mint chutney nandun din. It's para siyang may salty seafood flavor na di ko masabi. And then yung bun, medyo oily and buttery. Kumbaga para tong estudyante food. Kung nasa university ka dito sa India, panigurado ito yung kakainin nyo. Ani ka to di ko pele, kaya, pati ba nagayin? Ay, hindi na buhat.
सोनू आई आवाज जब सोनू आए ना अगर छुड़वाते नहीं सोनू ये आदमी को मार देते हैं। Next meron tayo ditong savory sweet dessert na tinatawag nilang Jalebi or Jaleba. Ito yung Indian sweet glazed pretzel. Actually, hindi naman talaga siya kinakamay, pero nung nakita ko, nung isa-serve niya sa customer, na imbis gumamit siya ng tong, eh ginamit niya is kamay. So siguro, pasang-awa na siya para sa kinamay street food. Anyway, tikpan natin. Look at this golden brown, medyo transparent looking na makapal na pretzel. Sige, tikpan natin. Cheers! Matikim na ako lang to. Pati hindi sobrang tamis. I mean, grabe, look at that. All of that syrup dripping. Huwag mong papakainin yung anak mong 7 years old nito dahil panigurado, hindi yan matutulog hanggang gabi. लिट्टी जो खाए सुनो खिला दो प्लेट ta yan yung dinurug-durug niya. Actually nakakabilib lang kasi ang init pero nadurug niya ng kamay niya. Pops, cheers. Oh, sobrang buttery nung pinaka bread niya, and then parang siyang may mashed chicken sa loob. And the chutney, yung chili, nagbibigay kulay sa malungkot na buhay nung tinapay na yun. Kaya pinaka-nakakabilib lang dito, eh kinakam, it's hot! Kinakamay-kamay niya lang yung mga bagong luto. Ito talaga, bilib ako sa kamay nito. Kasi sobrang init pero kinakamay niya. Nabukasan, para mag-almusal ng huling kinamay street food, ay kakain tayo ng isang sikat na Mumbai street food na Pav Bhaji. Ito yung original na imbento na kinakain ng mga textile workers habang nagla-lunch. Ito ay may Pav, which is dinner roll bread, at Bhaji, ang red vegetable gravy. Okay, isang bagong umaga. Actually, lagpas 24 hours na. Pero kakain pa rin tayo ng kinamay street food. Actually, yung pagkaluto sa kanya, eh hindi siya gumamit ng spoon. Pinagkamay-kamay niya yung ingredients. Di ko lang nakunan. Pero isa pang kinamay dito is tinapay na naman. So parang floor wax niya. Parang floor wax niya dun sa napakainit na griddle. And then itong dish na to ay sikat sa Mumbai, India. Anyway pare, umorder na tayo. Okay, it's time for another kinamay street food dito sa India. Pav Bhaji. This looks nice. May parang nandun yung vegetable red curry natin. May green chutney dito. Merong lemon. Tapos ito yung ating kinamay na butter bread pare. At umaalog ang lamesa ko. Anyway. So yan. So ang gagawin ata dito. This looks nice. Look at that. Perfectly toasted butter. Meron ding kinamay na butter yan. So lagyan mo ng konti. Haluin mo. And hindi ko alam kung tama gagawin ko pero igaganyan ko. Uy, looks nice pare. Look at that. Ikakamay ko rin siya. Akala nila sila lang nagkakamay. Ako din magkakamay. Ito yung sandwich na bawal sa bata dahil punong-puno ng spices to. Anyway, cheers. Mmm, that's surprisingly delicious. Nice. I mean, parang hindi ko naman siya ina-expect na ganito siya kasarap. Pero ngayon, dine-devour ko yung bawat ingredients na nandun. Yung coriander, yung vegetable curry, yung masala, and then tinapay natin. Perfectly toasted siya na may lutong, may lambot, and punong-puno ng butter. Tapos yung mismong vegetable curry natin, punong-puno rin ng butter. Puro butter siya. Thank God. At walang senyalis ng Delhi Belly ako naramdaman. I survived
the 9 Kinamay Street Food dito sa India. Ang natutunan ko lang dito eh, respeto. Respeto sa kultura. Hindi porket hindi tayo sanay ay mali na agad ito. Sa Pinas nga eh, nakain tayo ng balut. Nakain tayo ng baboy. Na sa ibang kultura eh, ay hindi rin sila sanay. And at the end of the day, minsan, kailangan mo lang enjoy ang buong biyahe. Pero magdala pa rin kayo ng gamot para sure. Pare, dyan nagtatapos ang ating Eating Kinamay Indian Street Food for 24 hours dito sa bansa ng India. Ang tanong, honest review. To be honest, no? Sa una, nakaka-intimidate kasi siyempre nakita mo kinakamay-kamay, lalo na yung mga tinapay, yung mismong sauce kinakamay. Pero eventually, nung nakakita ko ng mga lokal na kumakain na nag-e-enjoy na walang pake, eh parang nawala na rin yung takot ko. And it's all about respecting the culture. Kumbaga, depende sa bansa, depende sa kultura, respetuhin na lang natin. Pero overall, pare, hindi pa naman sumakit ang tiyan ko at di ko nagagamit yung gamot ko. Ewan ko na lang mamaya o pagising ko bukas kung magagamit ko na yung mga diatabs ko. Anyway, maraming salamat sa panonood, Pops. Ako si Chewy dito sa India, nagsasabi stay safe. It's a good night and goodbye. Bang! Teka lang. Sabi nila, kanan daw yung ginagamit pang luto ng pagkain kasi yung kaliwa, panghugas ng Pero ibang nakita ko kaliwa ginagamit din nila. Ano yun? Nyee!